Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Today, makikilala natin isa sa mga itinuturing na queens of YouTube. Rags to riches story. Ultimate success story. Paano nga ba niya ito nagawa? We'll meet Toni Fowler. Hello! Ay, hello po! Oh my gosh! Para siyang living Barbie doll. Yun lang gusto ko sabihin. Nice to meet you, Toni. Nice to meet you, Miss Karen. My gosh. Manika. Manikang manika talaga. Let me please, I'll come in. I'll take off my shoes. A little something for you. Ito. Naka-jeta ka ba? Hindi naman. Actually, hindi po ngayon. Hindi ka naka-jeta. I have to say, isa itong mansyon. Actually, ang tawag po namin dito, Toro de Palacio. Oo, Toro de Palacio. Gano'ng katagal ka nang nakatira dito? 5 months. Nag-start siya October, tapos nag-start kami pa-renovate. Dahil yung Burmans, wala kami makuhang tao eh. Nag-start kami mga February. Okay. So, ipat kami dito ng mga May. So, bakit ito ang pinili mong bahay? Kasi ano, gusto po talaga kasi namin ng sobrang spacious po talaga. It is super spacious. Look at that. Sinong may-ari nito noon? Dati daw po siyang beauty queen. Tapos, gusto niya parang pagbababa siya dito sa hanggang yan. Reyna Amteg. Reyna Amteg. Na ikaw na ngayon. Kumustahin naman natin ang ibang miyembro ng pamilya. Oh yes, this is the beautiful daughter. Ito po yung anak ko, si Tyronia. Hi, Tyronia. Hi po, lagi ko lang to dito. May pasunod po ng ating cake, anak. Oo, napapanood kita. First of all, alam ko sinundo ka ng mommy mo sa school. Kinwento niya. Every day ka niya sinusundo? Si daddy niya. Si daddy niya. No? My gosh, ilang taon ka na? 10 years old. Dear, tatangkad to. Tatangkad to, feeling ko. Oo, 10 pa lang. Ay, ito pala yung boyfriend ko. Not, of course naman. Si Tito Vince. Yes. Na. Gusto mo muna? Mag-tour muna tayo. Mag-tour tayo. Sige, habang nagchichikahan. Okay, kakaiba ang pamilya mo at ang pamumuhay mo. Yes po. And you're like a YouTube family. Opo. Oo. Family po talaga siya. Hindi ba mahirap yun? Sa totoo lang, nahirapan din po talaga ako. Hindi po ako magiging plastic at inaamin ko po sa mga vlogs ko na nalulunod ako sa sarili kong pamilya. Yeah. May maraming times na ganun kasi mahirap maging nanay sa anak mo pag minsan nanay ka na rin sa lahat. Okay lang kung nanay ka sa ibang mga pamangkin, pero nanay ka sa mga magulang na. Para kami pamilya na pinagtagpi-tagpi lang para maging buo. Kaya mahirap. Kasi lahat kami broken inside, may mga trauma ng mga nakaraan. I'm trying my best na masave lagi yung family. Ito siya talaga, para nga siya talagang bahay ng Reyna. Ganyan ang peg. Oh my gosh! Kung ang ibang bahay may mga trophies, yes, ito is all YouTube. Yes. Alright. So ito yung 100,000 silvers ng the Toro family. Eh, po, si Tito Vince, ayan, syempre si Mami Toni ako po, tapos si Mama Marie and si Papi. My gosh! Kami po yung medyo mas matatagal na din kasi talaga, kaya yung iba ay tinatry pa namin yung best namin na gano'n. And I'm sure you feel so proud because so I'll be honest, isa ka sa mga unang stars ng YouTube. Bali, 3 years na po ako ngayong October. Pero did you think na lalaki ka ng ganito? Hindi po talaga. Oo. Kasi ang story ko po ng YouTube, tambakan ko lang po ng videos. Oo. Tapos kinulit lang ako ni Papi ng, alam mo ba pwede kumita dyan? Kinalkal niya lang ng kinalkal. Tapos, minanitize sa lahat. Tapos ako upload. Tapos yung iba, po may nakakasalubong ako, uy, nanonood kami ng vlog mo. Talaga ba? May nanonood? Ang sanay ako, nagpapapicture sa akin lalaki. Nung tumagal na, nagpapicture daw sa'yo anak ko. Mami, oh, nagpapicture. Alam, mga bata na nagpapapicture sa akin. So, natutuwa ako mag-upload. Then, nagulat ako. Kumita ako, Miss Karen. Yung unang sahod ko, oh my God! Ano yung unang sahod mo sa YouTube? Yung totoo, matagal na yon. 3 years ago, na nagulat ka. 800,000. Oh my God! Guys, unang sahod niyo sa YouTube, 800,000. Ito po yung kwarto po namin. Wow! The master bedroom. Yes po. Wow! Okay. Lahat po talaga ito pinarenovate lang po namin kasi parang haunted house to before. Talaga? As in, sobrang wala pong kahit na ano. Ito lang yung ilaw niya. So, dito kayo ni Vince, of course. Yes, and nandito si, si Tyrone niya po. And okay lang yon. Yes po, nung una kasi nagkaka-problem kami ni Ate Marie at saka ni Vince. Kasi syempre, yung baby ko, malaki na eh. Yeah. Diba? Ayoko sana sa isang room kami. May sarili talaga siyang room doon. Ginawa niya munang working space. Kumbaga, darating yung araw, ito gugustuhin na lagi kasama.
friends. Yeah. Or gusto mo lang din sulitin na andyan siya. I wanted to say that you are a very open ka sa pagmamahal mo. As a mother, damang-dama ko sa mga YouTube mo na number one siya. Adama ko. Olika, eto muna tayo. Etong drama naman na to. Para kang si Queen of Sheba. Okay. Kasi mga nakikita ko sa hotel, alam ko may upload. Nga, may ganun. And I noticed, like, your room is so clean. It's not the typical room na makikita mo when you enter. Do you collect certain things? Bags, shoes? Containers. May ito sa mga containers, sa mga box-box. Talaga? Alam ko, totoo lang, wala akong makikita sa akin ng mga LV or ano, kahit dumating sa point na magaling ka sa naman. Pera! Hindi ka maluho! Wow. Pwede ko ba silipin ang banyo nyo? Opo, ang CR po namin, simple lang din po. Kahit sa kabila, So eto. Yes, very nice. And hotel, pareho tayo gumagamit rin ako ng ganito. Very comfortable. Mas madali madali, madali. Okay. Alright, so doon na tayo sa ano mo, dressing room. Ito po siyang aming dressing room. This is it. Ito po siya. Oh my gosh! Unang-una, it is so neat. Ang linis ng dressing room. Kasi grabe. Kasi po, magulo yung mga nasa loob at hindi ko pa naayos, Miss Karen. Hindi mukhang magulo. Kaya ang ginagawa ko talaga, ayan, ginaganyo ko siya. Kanyang, oh my, Diba? So, ito kay Tyrone, of course. Yes, puro kay Tyrone. Oo. Ito din, mga damit namin and stuff. Na, alam mo, ang pangit kasi tignan pag naka-ano. Naka-expose. Yes. Tulad dito, di ba, hindi pa namin naiaayos. O yan, ganyan siya. So, ito yung linens mo. Yes po. Ito yung bed sheets. Ano to? Nakakahiya, hindi maayos. Ito kay Tyrone rin to more on. Mga bags, little things. Ito may mga una na kong ganito also. At ito naman, these are your jackets? Yes po, mga ganyan. Sa palasyo kami, so minsan feeling ko gusto mag-longdress naman. Mag-longdress na kung ano-ano. Okay. Nakita yun yung puto ulit. Oh, wow. Ito, ang gulo talaga, pasensya na. Tapos, mga bags na kung ano-ano din niya. Collection mo to. Can I see? Yung mga bag po na collection ko, gusto ko yung makakaiba lang. Yung mga ganito. Can I see it? Oh my gosh. So, hindi branded ang weakness mo. So, let's say ito. It's a basketball bag. Ito, kunyari, at papatingin nga, pakita natin. Ito, mukha namang Chanel ang peg. Nakahon. Okay. Kunyari, ito din. Parang candy. Mga gusto namin ito. Pero mga ganyan. Pero ganito mga kinokolekt mo. Bakit hindi ka impressed sa mga overly branded na luxury goods? Kasi, siguro fan ako ng gold. Kasi tumataas yung price niya. Wise investor siya. Yes po. Yun po yung gusto ko. Pero sa mga bags, mga hindi talaga Never. Uh-oh. Kahit sa mga kotse, hindi ako yung nagniningning yung mata ko sa ganon. Actually, may nagsabi sa akin ng friend ko. Alam mo, Tony, pag nakikipag-meeting ka, bumili ka kahit isang LV lang na bag. Sabi ko kung bakit. Kasi, parang it represents you. Mm-mm. Classy, may sense, kausap, and ganyan. Para pag binaba mo yun, alam nila na professional ka. Doon po talaga nakikita yun. Palamura akong tao, ganyan. Pero may sense naman akong kausap. Mm-mm. So, siguro hindi doon nakikita yun sa gamit. I agree. So, si Tony Fowler na po ito, na kumikita ng million-million. Kaya please, ang bag, 359 pesos. So, di ba? Ganyan dapat tayo. Wise sa pera. Wise. At saka, syempre, hindi din natin alam kung hanggang kailan tayo kikita ng malaki. Galing. Kaya dapat hindi tayo magastos. Ito naman po pagantong side. Ito, makikita niyo po yung baby dog ko. Oh my God! Yes. Na pinastuff mo? Yes, po. Pinastuff ito, ko. Hindi na to si birthday. Ito po si Baby Bear. So this is your first dog? Yes po. You had your dog stuffed? Yes po. Uh-oh. Kasi ang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng distemper. First time ko magkaaso. Sobrang mahal na mahal ko. Then nagkasakit siya. Then nilaban ko. Alam mo yun, nilaban ko talaga. Kinontent ko siya. Though nag-viral kami, parang tinulungan niya ako sa subscribers. Pero yung pagkawala niya, 3 months akong hindi nag-vlog. Nagkaroon po ako ng second dog, pero sabay po silang nawala. Halos sabay. Naka-staff toy din po. Andito po sa kapila. Nandun, Chow-chow po siya. Chow-chow ito. 3 months pa lang po siya ganun. 3 months? Wow. Gamit mo na to. Oo po, gamit yes. ko po. Ito pong iba kay Jowa. Kay Jowa ito. Ito yes. sa'yo. Yes. Alright, so mahilig ka sa mga jackets. Yes, I can tell. At tanong ko lang, naka-on ba ang aircon buong araw? Hindi
hindi naman po. Hindi naman. Andito ka lang po. Nagpapaano lang kami. Nagpapa-impress lang kami. Kasi kinabangan ako, dear, sa electricity bill ninyo. If you look at yung mga damit ni Tony dito, it's hip, they're cool, pero hindi ka, wala kayong sumisigaw ng mga tatak. Wala hindi po, ka talaga biktima. Hindi po talaga. Sa totoo lang po, kung hindi lang po ako nasdudumog po sa Divisoria, hanggang ngayon Divisoria po din po talaga. Oh, talaga? Mag-Divisoria naman tayo! Divisoria gusto po mag-Divisoria. Yes, mag-undercover ka. Ginawa ko po yun. Oh my God, nakita ka pa rin? Kaso yung pet ko sobrang laki. Pagkakagal na ako yung... Alam, hindi lang na ikaw yun. Si Tony, ganun. Mga damit pa rin po ito. Oo. Kahit magulo siya po, okay. Damit pa rin. Okay, oo. Puro yeah. Damit. Yeah, and yung mga beauty items mo. Yes, kung okay. Ano pa rin. So, magulo din po yan. Tapos, damit din po syempre ni Jowa, ganyan din po. Wow! Yan, ganyan siya. Ikaw ba ang nag-aayos ng damit ni ano, Tito Vince? Actually, tulungan po kami. Kaya wala kami tayong mag-ayos ngayon. Oo. Kaya ayun po, naisip ko na mas magandang lagyan ng kurtina, no? Kasi, yeah, I like it. It looks so neat. Tago yung ano. Sa loob kasi, nung ginawa ko kasi talaga to, walang kurtina. Yeah. Dahil kahit anong organize mo na black, ganyan. Nauusi ako sa mga nakagano'n na kurtina. Yeah, ano. Yeah, maganda yung curtain. So ito po yung mga sapato. Yes. At saka yung nasa likod din ng pinto. Pero si Jowa po nag-ahayos niyan. So mahilig si Tony sneakers. Anong size ng paa mo? 8 po. So ano dito ang favorite mo? Parang ito, kasi parang tumatangkad ako, kaya ang dumi niya eh. Platform, oo. Ang cute yung mga nito. Yung sapatos ko po, yung mga yan, 1.5, 1K, ganyan lang. O, tingnan mo, what is, ano ang pinakamahal mo ditong sapatos? Regalo ni Jowa. Ito, sige nga, kaya mo kunin? Jowa. Kaya mo kunin. So si Tito Vince nagregalo nito, ito na yung pinakamahal. Converse. Yan, oh my. Oh, wow! So, magkano na to? This is so nice! Mga nasa ano po? 8,000. 8,000. Saan mo natutunan ang magandang values mo sa pera? Hindi lahat kasi ng sumisikat tulad mo. Marami pag sumikat, oh, wow! Biglang nalulula, puro luho. Saan mo yan nakuha? Sa lipas ng gutom. Nalilipasan po kasi ako ng gutom. Oh. Kaya pag ako talaga nagka-pera, hindi ko talaga gagawin to. Hindi ko talaga gagawin yan. Ganun po talaga. Opo eh. Tsaka yun nga po, yung renta kami ng renta. Yung nasa isip ko, so kung hindi ako naman yung magkaroon ng parentahan. Mm-mm. Ganun. Kasi para sa akin, ano siya, stable income. Mm-mm. Din tumataas. So kumbaga, it was also the fear of being poor again. Yes. At saka ayoko maranasan ang anak ko. Oo. Doon ako natatakot na maranasan niya yung pinagdaanan namin ng ate ko. Kaya... hanggat maaari, tipid lang, tipid, ganyan. Mm-hmm. Kahit yung iba dito, magpatipid tayo, magpatay tayo ng kuryente. Yung mga ilaw, patayan, baka masira yung bumilya. Mm-hmm. Maganon ako talaga. Oo. Pero ano ang luho ni Tony Fowler? Yung sinasabi po ng mga tao na mahilig po ako magregalo sa family. Ah. Yes. Medyo mag-gadgets din ako. Oo. Pag may bagong phone, maano ako sa... may bagong iPhone, may bagong laptop, maganda ako. Pero kasi work-related din kasi. Oo. Diba? So, kailangan ko ng better camera, ganyan. Medyo... tsaka magregalo sa family ko. So, nagre-regalo ka ng kotse? Opo, sa family ko po. In fairness to you, iba ka, dear. Yung shoes ni Tito Vince, ito yun. Actually, ako naman po mahilig talaga sa sapatos. And parang Converse ang hilig mo talaga. Opo, Converse. I noticed. And Nike? Jordan po. Lahat po dito Nike, Jordan. Oo. Tapos dito po Converse. Ito high cut, ito low cut. So far, ito po yung pinakamahal kong sneaker ngayon. Unang labas po talaga ng Travis Scott kasi. Wow, no, it's really nice. Almost 100,000 na siya. Oo. Pero nakuha namin ng 95,000. Oh, wow, parang hindi naman ganun kalaking discount. Pero ito, sinusuot mo naman. Yes po, sinusuot ko. Thrice ko pa lang ito nasuot na Travis Scott. Tapos sa Converse naman ko, ang pinaka-favorite ko, ito po. And what do you call these? Anong tawag sa Converse? Converse po, collab siya ng artist si Peng Chin Wang. Artist po ata siya sa China. Oo. Yan po, mahilig talaga siya sa fashion. So yun yung collaboration niya sa Converse. And how much would this be? Ito po, nasa 9,000, parang ganun. My gosh, oo. At mahal na yun for Converse. Yes po. Ito po talaga yung pang daily ko. Oo. Kasi, classic lang talaga. Yes, oo. Yeah, the classic Converse. Opo. Actually, nagpa-plano po ako nung nakaraan bumili nung sapatos talaga na gusto ko. Pero si Jowa po kasi talagang tinuturuan niya ako kung paano maging wise sa buhay. Galing.
kami, kapag madadasal kami ni Tyronia, kasi nadadasal kami lagi kami siya patulog. Lagi namin sinasabi, Lord, napakasarap ng buhay namin. Ngayon, malambig ang aming kwarto. Ang lambot ng aming kama. Sana huwag itong mawala sa amin. Mm-hmm. Bigyan niyo po kami ng lakas at saka ng, gawin niyo po kayo masipag para hindi ito mawala sa amin. Were you always prayerful? I mean, considering na open ka na nagmumura ka, palamura ka, but I can sense that you're grateful to the Lord. Nung bata ako, lumaki talaga ako may takot sa Diyos. But there was a point talaga ng buhay ko na nakalimot ako. Oo. Ang nagbalik talaga sa akin nung si Tyronia. Anak mo yung mag-aano sa'yo. So ano, are you gonna have another baby? Baby is Tyronia. It gonna happen? Opo. Ako gusto ko na rin po talaga. Siyempre, nung nagkaroon na po ako ng feelings kay Tony at alam kong na-inlove na ako sa kanya, niready ko na yung sarili ko na maging tatay din para kay Tyron. Oo. At super close. Very good. Dear, and you know what? You can never break up with Tony. Mm. I'll tell you why. Ang nakalagay po sa ulo niya, Tony Fowler. Ibang level ng pagmamahal, dear. Nakatatak siya talaga sa ulo mo. Ito po. Okay. Ito ang ano namin. Let's go. Yes. I've seen this. Kaya naman pala ang flawless. Dear, ang tindi ng ilaw. Ilaw. Kailangan eh. Ang ganda. Fair. Ito naman po dati yung room ni Tyronia na ayaw mo lang tulog dito. Oh my gosh. Dahil nag-work po siya every Saturday online, meron po siya sa singling. Meron yes. Siya, diba? Dito siya nagsasalita, dito siya nakikipagkulitan. Pero hindi pa naman todo na sa setup, pero ito po siya. Ito naman. Actually, regalo po ito ng ex ko. Ano to, ng birthday ko. Arcade. Wow. Something. At may pangalan pa. Pero why? Because you love gaming. Yes po. Tsaka gusto ko talaga nito. Kasi nung bata ako, tingin-tingin lang ako eh. Wala akong pang 5 piso para magagawa. Yeah. Alam mo yun, kaya nung regalo to sa akin ex ko, sobrang saya ko din. So ito lang yung working area niya. Yeah, nice. Nakatira ka ngayon sa isang mansion, pero hindi ganito ang kinilakan mo. Gano'ng kahirap noon? Nung bata ako talagang hirap eh. Pag may bagyo, masaya. Swimming pool sa labas eh. Ganun talaga yung enjoyment, yun yung mga naalala ko sa kanya. Pero yung recent na talagang umiyak ako ng sobra nung pandemic. Nag-vlog na ako noon, kumita na kami, pero napunta kasi sa utang. Sa mga nasangla, kumbaga lahat. Siksika na kami sa bahay. So para kaming lumpia din eh, natabi-tabi din talaga kami. Sala namin, kwarto na talaga. Nasisilip ako sa kapitbahay. Tingnan ako, buti pa sila hanggang third floor. Ingit na ingit ako. Tingin ako ng tingin sa mga kapit. Siguro hindi sila ngayon nahihirapan. Tapos yung CR namin, isa lang. Ilan kami sa bahay, katumal kami. Yung araw-araw na hassle, which is alam ko marami nakaka-relate. Tapos nung time na yon, alam mo yung nagka-question na ako na, Lord, ano ba? Kailan ba? Ang hili ko mag-question sa kanya ng gano'n. Kaya nung time na tumira kami sa malaking bahay, sinabi ko nun talaga na, Lord, sorry ah, ibibigay mo din pala. Nagtanong pa ako, pasensya ka na. Parang gano'n siya. Kailan mo unang naramdaman na I made it, I've arrived? Nung 3 beses nang kumakain yung pamilya ko. Kasi lagi ang pagkain namin, lagi utang sa tindahan. Kaya ano, parang feeling ko talaga, failure ako. Paano kami? So nung parang kinakaya na, yun. Tony, instant success ka, instant millionaire. Ang tagal mo nang nagtatrabaho, yes. Isipin mo ang tagal mong dancer, lahat ng trabaho halos naranasan mo na. Pero during the pandemic, you're an instant star. Kasi 2016 pa lang, nagtatry na ako magpapansin sa internet, maghubad-hubad, magpa-sexy, para makilala talaga. Pangarap ko talaga maging sikat. At feel na feel ko talaga, Miss Karen. Oo. So, nung nangyari yun talaga, hindi ko pinakawalan. Kahit nagkaroon ako ng issue, at 3 years ako nilubog ng issue ko before. 2019 lang ako nakabangon. 2019 talaga, nilalaban ko pa rin. Kahit sinasabi na ng lahat ng, nakakapupuntahan dyan. May million followers ka pero wala kang million. Ganun yung nangyari sa akin nun sa Facebook eh. Then nakilala ko nga sa YouTube. Kaya talagang life changer yan. Kaya pinatatoo ko yan eh, sa YouTube eh, mga social media. Oh my gosh, oo nga. Nakatatoo. Oo, because of? Because of life changer kasi yeah. Social media eh. Diba? Oo. Sobra siya. Malaking bagay siya sa akin, sa buhay ng anak ko, ng pamilya ko. Yung nanay mo, OFW noon, so lumaki ka, masasabi natin, kayo ng kapatid mo, walang ina na present. Ako nakikita ko yun as trauma. Masama talaga loob ko sa kanya before, bago ko magkaroon ng baby. Dati talaga parang hindi ko siya maintindihan at tinitignan ko siya ng wala ka nung nagka-mens ako, wala ka nung na-experience ko yung ganito. Nung naaway ako sa school, sumali pa ako ng fraternity para lang
may magtanggol sa akin. Wala, bigla ka kasi sasampalin ng classmate mo nang walang reason eh, di ba? So out of school. So you were bullied? I was bullied talaga nung bata. Kasi wala kang kuya, wala kang papa, wala kahit na sino. Ate ko pa, ako pa lang tatanggol sa ate ko, di ba? Kaya nung bata ako, sobrang warfreak ako eh. Pag inaway ako talaga, lumalaban ako. At minsan pag may nabubuli sa tabi ko, sasali ako sa gulo. Kasi ayoko nang ganun eh. Pero how did you forgive your mom? Kasi pag nanganak ka na kasi, yung ano ako, normal delivery kasi ako, wala talagang anesthesia kahit ano. Nararamdaman mo yung pagkahugot sa'yo, nanay na ako. Nung pumasok yun sa isip ko, nanay na ako, ay, ganito pala yung pinagdaanan ng nanay ko sa akin. So doon ko siya naintindihan. Maraming part na masakit sa pakiramdam ko kasi buong pagkabata ko, ganun lumaki na ako, wala ka eh, di ba? Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin pinipili umuwi kahit kaya na. Yeah. Palagi ko yung sinasabi. Ayokong dumating sa point na mag-iiba man sa ako at iiwan ko siya ulit. Kaya lahat ginagawa ko dito. Lagi ko sinasabi sa anak ko, anak, sinira ko yung sarili ko, maging maayos ka lang. Iyak ako. Pero totoo, sinasabi ko yun sa anak ko kasi hindi po pwedeng maulit kung ano yung paulit-ulit na nangyayari sa pamilya to. Sinira ko yung sarili ko, maging maayos ka lang. Ba't naman sinira ko ang sarili ko? Kasi with no education, nagkakaroon ako ng, wala akong choice eh. Ano, natatrabaho ako before sa Jollibee, but hindi sapat eh, di ba? Crew ako. Ano pong kailangan kong gawin? Paano ako mapapansin? Dun ko nalaman yung, pagpa-sexy ka, pagpahubad-hubad ka, pinapansin ka ng mga tao. So, sinagad-sagad ko yun. Kahit pagmunga talaga ako, pokpok ako, di ba? Okay lang. Sige, ginawa ko talaga yan. Kasi para yun sa anak ko eh. Hindi ko alam po hanggang saan ako aabot para sa anak ko, pero ayoko siyang maulit. After ko kumanga na kay Tyronia, muntik na ako matulad sa nanay ko. Tapos ako ng caregiver. Yes, but hindi ako nakapag-OJT. 3 months pa lang siya, tumutulo yung ano ko, ng caregiver ako. Kasi open ang Japan, open ang Canada, para may pang forever ako support sa anak ko. Sabi ko sa isip ko, parang ginagaya ko yung steps ng nanay ko. Mag-iibang bansa din ako para masuportahan kita. Eh, ang gusto ko nga, kasama kita. So, pinilit ko maging dancer. Dancer ako before, 300 per day, Miss Karen. Uh-huh. Ano papakain ko sa anak ko sa 300 per day? Eh, pamasahe pa. Pang-makeup ko pa. Uh-huh. Pang-stockings ko pa kasi hindi ako makinis. Di ba? Ano gagawin ko? Maga, mahirap eh. Mahirap maging OFW. Nakita ko yun sa mami ko kung paano siya mapaning, ma-homesick. Natawag siya lagi siyang puro problema, puro reklamo. Mm-hmm. Alam mo yun? At ayokong maging ganun. Mm-hmm. Kaya pinipilit ko talaga na, totoo naman may pera sa Pilipinas. Uh-oh. Kailangan lang talaga masipag ka. Magka ba nagmumura? To express. Saan ang galing yun? Kailan nag-start? Kasi pinalaki akong ganun. Ganun din yung lola ko eh. Mga tao sa paligid ko eh. Mga kapitbahay ko ganun. So, ang hirap niyang tanggalin yung word na punyeta, putang ina. Nahirapan akong tanggalin sa sistema ko. Uh-oh. At natutuwa ako sa anak ko kasi hindi siya ganun. Praise God. Tapos, ayaw mo siyang magmura. Ayaw ko siyang magmura. Uh-oh. Pero sabi mo anak, GHO, sabihin mo, Mami, no. Kasi that's bad. Ginagawa mo na mami at alam ko pong mali. At ina-explain ko sa kanya na hindi nahihirapan ako. You want to break the cycle. May epekto ang nanay mo sa'yo, clearly may epekto rin ang tatay mo sa'yo. Yes. Imposible wala. Sampung beses nag-asawa, nakilala mo lang siya, matanda ka na. Actually, Miss Karen, mula noon may trust issues talaga ako sa ganyan. Yeah. Yun na talaga na iba. Kasi ang first love mo dapat talaga yung papa mo. Yes. Tapos nung nakilala mo, ganun. Sabi mo, iisipin ko, siguro kung kilala ko yung papa ko, kung buhay yung papa ko, hindi ganito yung buhay namin. Yun pala mas malala nung nakilala ko siya. Diba? So, okay. So simula nun, hindi ko alam yung worth ko talaga sa lalaki mula noon. Mas ma-effort ako, mas ako yung gumagastos, mas ako yung mas nagmamahal noon. Lagi akong takot at I think hindi na mawawala yun. Marami akong ex-best friend. Medyo ano tayo dyan. Have you ever been with a married man? Nagkaroon ako ng sitwasyon na napunta ako na third party pala ako. Mm-hmm. Pero as magjojowa pa lang. Pero yung may kasal ng tao, ko nakakatakot. Nakakatakot yung ganun. Kasi parang hindi lang yung asawa yung kinakalabong, pati yung Jose. Diba? Kasal yun eh. Iba-iba na yun. Nasama ako sa isang issue na naging third party ako. Nabagsak talaga ako nun for 3 years. At sa 3 years, hatatakin sa'yo eh. Dumating sa point kasi na tinry kong tapusin yung sarili ko eh. You tried to kill yourself? Yeah, this point, Miss Karen. Oh my God! Diba? Ay, ganun mo kamahal yung lalaki yun? Ganun po ako nasaktan. Naniloko ka. Na naging third party ako, tapos wala siyang pakialam. At ang pinaka nasaktan ako is yung dinamay ng fans yung anak ko. Hindi totoo hindi ako naapektuhan sa bashers. Nung una, oo, sobra.
Nung marinig mo na, sana marib anak mo, sana magangbang anak mo, yan, talaga, grabe iyak ko niyan. Kasi alam mo, ganoon na lang ako ng ganoon, tulala na lang. Oh my gosh, Tony. Sabunan ako ng pinsan ko na puro ako dugo, tulala na lang. But I mean, it's shocking sa tapang mong ito, no? That yes, you were suicidal at one point. Kasi minsan talaga ang bashers, magaling sila. Alam nila yung weak point mo. Hindi ko nilalabas na may anak ako, ah. May naglabas. Hindi ko alam kung sino. Kasi nga, yun nga, trust issues. Hindi mo alam kung sino sa kaibigan mo. I don't post Tyrone niya. Pero may naglabas. At kumalat yung picture na yun. At sinasabi niya na sana ma-rape anak ko. Though may kasalanan ako sa nangyari, but hindi deserve ng anak ko na mangyari yun. Tuturo magbukunta sa ano? Sa ibang part mo ng Toro de Palacio. Nah. Pero alam mo sa lahat mo nag-tour dito, Miss Karen, kayo po yung ma-detail talaga, yung kinakalkal talaga yung mga gamit. Yung sister mo, dito rin nakatira. Actually, may sarili po siyang bahay kasi si ate, nahihirapan po siyang makisama sa mga tao dito kasi meron po siyang mild OC. Kung malinis po ako, mas malinis siya. Ay, hindi mild yun. Hindi po mas matindi. Hi! Ate ko po. Oh my gosh, I'm Karen. Oo, nakikita ko yung ano nyo, magkakatipo talaga kayo. Ano ang meron ka nung bata ka? Bida-bida ako dyan, hindi ako. Nung bata pa lang ako. Diba, anong meron ka nun? Tsaka dancer, pag dancer ka kasi diba. I agree. Turuan mo ko ha. Ay, sige. Sumayaw ha. Tsaka yung sapatos ko nun. I can dance, konti lang. Yung sapatos ko nun, nilalagyan ko ng, diba black shoes? Nilalagyan ko ng sticker T.O. Tapos yung isa N.I. So pag lalakad ako, Tony. Papansin ako. At ginaya po yun ng lahat. Influencer ka, bata ka pa. Hindi pa uso yung salita. Oo. O manipulator. Okay, so this is their living room. Yes po. Okay, very living room pang mayaman ang peg. Diba? Pinush ko talaga to, Miss Karen. Pinush ko talaga to. Kasi itong nandito na to, pina-upholstery ko lang. Okay. Tapos ito, binili ko lang. I like this. Okay. I like this. It fits with your bed. Pang-kwarto yan. I was gonna may vlog nga po ako yan. Hindi may pasok sa pinto, kaya nilagay ko na lang dyan. Ah, really? Yes po. Ang ganda niya. It fits with your bed. Ito ko nagulat, career. Uh-oh. Career levels. Ito po ang Toro working station. Oh my gosh. Yes. Ito for gaming. Yes po, nagtatry po kami mag-start ng Toro Play na page namin para ma-monetize din kami and another income. Oo, and malaki ang income sa gaming. Yes po. Oo. Actually, pang Facebook, pang edit, pang play, pinapanood din namin yung sarili namin YouTube para kumita rin. Actually, kaya siya binagbis kasi kami din yung nanonood. I'm curious, magkano ang ginastos nyo for this siguro, whole setup? Siguro each 100. At least feeling ko nga naka 1M to eh. Opo. Maybe all in all. Tapos parang nilagyan namin ng mga names lang kahit hindi sakto doon. Oo. Pwede pang effect. Ang ganda rin niya on screen. Yes. Oo. Oh my gosh. O saan ka? Actually, dito lang po ako. Laptop lang po ako dito eh. Mm-hmm. Because so, hindi ka full gamer. Yes po. Oo. More on laptop lang din ka. Ang nakikita mo ba, Tony, na talagang ang full career mo is social media, it's digital, it's online? Yes po. Kasi alam niyo po, Miss Karen, napakaganda nung nangyari sa social media. Before, para lang makilala ka, kailangan artista ka, kailangan nasa TV ka. But sa social media, lagi ka may chance. Mm-mm. Kaya marami nakilala sa social media, ikaw ang gagawa sa sarili mong pangalan. Hindi mo kailangan ng backer, kailangan mo lang ikaw. Social media is the greatest equalizer. Okay ba yun? Ang hirap ang hindi, Miss Karen. Nandito mo tayo sa'yo, Miss Karen. Okay, tinayo mo talaga to for your pole dancing. Hindi ba, for dancing lang. Si Papi ang nagpo-pole dito eh. Okay. Papi, sample nga, Papi. Can I see, Papi? Feeling ko, magaling siya. Dama ko. Oh my gosh! Wow! Dear, paano mo yan natutunan on Dari your own? Dear, ang galing mo. Walang teacher? Online lang po. Nagtitingting. YouTube lang din. Nanonood siya ng YouTube. Oo nga. Kasi alam mo, ang pole dancing, meron kang abs eh. Can you do a little more? I'm really curious. Hindi ko lang alam niya. Wala ka lang alam, di ba? Sige pa. Actually, ano, more on ganun pa lang po. Oh my God. Yan. Wow! Kasi ballerina po siya eh. Ah, nagbalik ka. Yes po. Pero dito ka sumasayaw. Yes po, kami po. Sige nga, I want to see. Sige. So, po nasi-stretching tayo, pag-ilid lang. Pag-ilid, okay. Ganyan. Ito ka sa harap ko. Ito ka sa harap. Ito ka dito. Yan. Tapos ganito po. Nalagyan mo dito yung kamay mo. Then mag-bend ka. And then mag-twerk kang ganyan. Oh my God! Pwede iba mas wholesome joke.
Yun po ang dance ko, Miss Yun guys. Nga! Matwerk talaga po talaga ako. Eh kasi meron kang pang twerk, wala naman akong puwet. yun ang pinag-usapan mo na sa vlogs mo, yung pagre-retoke mo. Yes. Nung nag-start ka na dancer, magaling ka na dancer noon, hindi naman ganito kalaki siyempre ang puwet mo noon. Yes. Bakit mo pinalaki ng ganito? Yung sa puwet ko? Oo. Sino ang naging model mo? Or actually, inspiration? Tinatanong po yun sa akin, pero wala po talaga. Kaya po ako nagpalaki ng puwet, kasi 5 piso kada talbog pag natutwerk. Medyo nagkaroon po talaga ako ng accident sa Balacan. Okay. Nagpa-inject ako. Sabi ng kaibigan po, uy, may alam akong mura. Pa-inject ako. To make the long story short, ano pala, motor oil. Yes. Hindi! Yes, motor oil. Hindi, motor oil. Motor oil ang nalagay sa akin. So, nangitim. Pinacheck ko sa doctor ko, sabi ko, Dok, ano nangyari? Namamatay ang balat mo, nabubulok ka ng buhay. Dapat dinimanda mo yun. Eh, hindi ko namahanap. Na. Doctor Kwakwak. So, ano nangyari po? Pumunta ako kay Doc Yapi. Kilala na po ako nung sikat this was 2017-18. Nung kinaskas yung nilagay sa akin, tinanggal. Mas nalo ko na wala ng puwet, tsaka balakang kasi natamaan. Oo nga, because ang nangyari, they have to take out all the infected parts. Pati so, dito sa puwet. So mas lumiit, mas na-stress ako. Ngayon sabi ko, lagyan mo ako ng silicone. Sabi niya, hindi, may bago ngayon. Yung Brazilian butt lift. Pinataba niya ako ng 3 months. Tapos kinuha niya yung fats ko dito. And then 360 pati sa braline, nilagay niya ang fats ko sa puwet at balakang ko. My gosh, ang galing nun, na humanda kayo. Yes. Diba? Yes po, at and, talaga. So it's your own taba. Yes. Wow. Diba? Ang galing. Natural way pa din. Natural. At may swimming pool pa ang mansyon na ito inside the house. Talagang pang-reina, prinsesa. So lagi ka nagsiswimming? Never po kami nagsiswimming dito. Medyo, but still, my gosh, yung mga bata. Never pa din po. Lalagay po kasi namin doon ng heater. Ang social ng bahay, ha? Okay. Pero ang main part po talaga namin dito, alam niyo po, yung CR namin. Okay. Kasi ang CR namin gold. Oh my God! Ang CR namin gold. Kaloka! Oh my gosh! Naabutan ko na to. Hindi po, pinagawa ko lang din. Hindi talaga nagpalagi ka lang. Yes, so, para lang paandar na, pamibisita, gold. Tatay ka sa gold, iihi ka sa gold. Ganun po siya. Mag-shower ka sa gold. Pinigit ko lang. In fairness to you, wala akong masabi. Very Versace. Meron pa ditong crown. Yes, may crown po. Dear, parang po, kay Queen Elizabeth ata ito. Ano ba yan? Queen Elizabeth nga talaga ako eh. Oh. Ah, fan! Wait, look! She is a fan of Queen Elizabeth. Like a serious fan. Basta totoo ako lagi sa parang ano niya, sumakoy niya. Oh, because ito dear, isa po ito nakuha. Pinagawa ko lang po yan, parang cartoonist na lang. Fairness, but diba, bagay. Yes. Oh, suotin mo na. Ito naman, ang dami mong awards. Ano ba ang award na pangarap mo? Award? Ang ganda ng question na yan. Hello, Miss Karen! Ano ba yung gusto kong award? Gusto kong maging... Gusto ko kasi talagang ma-achieve yung magkaroon ako ng 10 million sa YouTube. And it's a madali big award. Oh my God, eh 7 ka na eh. Yes, subscribers. Yes po, subscribers. So, isa sa mga pangarap ko na talagang ginapang ko talaga to. Amen. So, isa yun sa mga masasabi kong big award na inaantay ko talaga. What is the biggest life lesson na natutunan mo sa buhay? Natutunan ko talaga na hindi lahat ay ibibigay sa'yo yung para sa'yo. Kahit deserve mo lang, sorry. Sobrang tumatakin sa isip ko, kahit deserve ko ng apology, kahit hindi public apology, may mga times talaga sa buhay mo na hindi yung mabibigay sa'yo. Tatay Elon. Ito yung bago niyang asawa. And okay lang? Okay lang naman. Hi, family! Kakaiba. This is such a unique setup. Ito po talaga yung pinaka-story kung ba't kumapit yung feelings ko kay Tony. Meron po kasing incident na nangyari. Muntik siyang ma-rape. Diba? Nakakalakad ng maayos. May ganito. Kasi diba? Po, lagi po may operada sa amin. Halos lahat kasi kami dito, retokada.